yan, as you can see, unti-unti na siyang nakukudkod, tapos may part na kinakalawa ngayong side stand natin. So, isa po to sa pinaka-importanting part din ng motor natin, kasi ito lang din yung napaka-easing i-access na part ng motor natin kapag nagpa-park tayo. So, gamit talaga. Talagang napaka-useful ng side stand. Okay lang din naman yung center stand, pero kapag nagmamadali kasi tayo, ito lang yung pinaka-easing i-access. So, kung kakalawangin to ng paunti-unti, unti-unti din itong masisira. So, dapat natin tanggalin itong kalawang as much as possible. If meron kayong applicable o meron kayong pinturang available na pwedeng i-apply natin dito. So, yun yung gagamitin natin. Sa case ko kasi mga paps, mga mams, gusto ko rin sanang i-chrome. Gusto ko sanang gawing silver din to. Kasi as you can see sa motor ko, yan. Mostly parts ng motor ko is kulay silver. Yan. Tapos yung nakaregister dito is kulay gray yung sa radar natin. So, yung gagawin ko po is, gagawin ko po itong silver. So, katulad din yung ginawa natin sa, yan, grab bar natin. Naging chrome na siya. So, as much as possible, ganun din yung gagawin natin dito. Yan na nga. So, let's start. So, using this timba, mga paps, mga mams, kinakailangan natin itong tanggalin yung mga grease. Yung mga dumi sa side stand natin bago natin siya gamitan ng grinder. Kasi yung grinder kasi yung pinakamadaling pwede na itong magamit sa pagpapolish dito. So, gamit lang din tayo ng sponge. Scotch Brite. Tanggal yan. Mostly kasi sa mga kalawang talaga, sa mga nakikita natin. Yan, nakikita natin sa may mga bakal ng motor natin. Kaya kinakailangan din natin agakan, lalong-lalo na kapag unti-unti na niya itong kinakain ng kalawang. Yan. Natatanggal naman siya sa gamit lang itong Scotch Brite, mga pubs, mga mams. Pero kapag nabilad din ito sa araw, ibabalik din ito. So, dapat talagang yung fine finish as much as possible. So, sayang din naman kung tatanggalin lang natin yung side stand. Napaka-gamit. Napaka-useful kasi. Yun yung pinaka-nagagamit natin. Yan. Yung pagtatanggal nga pala, mga pubs, mga mams, sa side stand is dapat kapag nakaganito yung position niya, mga pubs, mga mams, na ganyan, dapat iganito niyo muna yung nakaligpit, tapos sa kanyo ilain yung spring. So, paghihila niyo ng spring, gumamit lang kayo ng vice grip o di kaya plier, tapos hawakan niyo ng mahigpit, sa kanyo iikot pabalik ng patayo yung side stand. Tapos, matatanggal ng yung spring, yun nga, baka may possibility na pumilapon. O di kaya may tendency na pwede kayo masaktan dahil yung spring nga kuminsan napakahigpit. So yan. Yun lang yung may advice ko, mga pops, mga mams, kasi yun din yung ginawa ko kanina. Medyo hindi ko na talaga pinakita. Medyo nahirapan kasi ako ng konti doon kasi nag-aalanganin ako baka saan tumilapon yung spring o di kaya baka masira ko. So wala nang purpose yung side stand ko. Hirap lang ibalik. Kasi meron din naman pong clearance . Meron naman yung maliit na clearance. Ayan po. So, pagkatapos natin gamitin yung sabon tsaka yung timba, mga paps, mga mams, ngayon is papalish natin to.
Ayan na po mga paps mo naman. Ayan, so you can see, natanggalan na po yung kalawang saka yung pintura. So meron pang matitirang mga konti-konti lang dito, pero hindi naman ito masyado mapapansin kasi nga sa likuran naman ito malalagay yung dito banda. So dito yun, ikakabit yung spring. Tapos, ikakabit din yun sa isang dulo ng part ng motor natin. So yun, tapos ngayon is ipapolish natin siya. Tapos ko na po itong gamitan ng liha, yung 2000 grit. Tsaka, yun na nga. Pagpapakinis na lang at saka pagpapakintab nito para hindi siya madaling kalawangin. So yung gagamitin natin is metal polish, tapos ibabuff natin para maging chrome. So let's start. Okay, pinalitan na natin itong mga paps mga mams ng yung pang buff. So ito yung gagamitin natin, yung ginamit natin sa grab bar natin. So kukuha tayo dito, tapos ipapahid natin dito. So yun nga, para hindi siya kalawangin. Yung iba mga paps mga mams, sabi nila is lagyan ko raw ng clear coat. Okay naman din yun mga paps mga mams, mas maganda rin naman yun. Pero yun nga kaso, palagi kasi itong matatapakan, kaya kapag naglagay tayo ng clear coat, eventually, katulad din yung dating pintura, matatanggal din dito yung banda, tapos matakaroon din ng kalawang. Mas maganda na itong natural, kahit na palagi tayong maglalagay ng metal polish para i-buff, okay lang din naman yun, wala naman din yung problema. So, magiging part na rin po ito ng maintenance natin. So, yan. As you can see po, parang clay yung nilagay natin. Kinakamay-kamay ko nga lang. So, ipatuyo lang natin to. Tapos, saka natin siya i-buff. So, yan na po. Ito po yung magiging kulay niya kapag ito yung mga paps mga mams. Napaka-dry. So, saka natin siya i-buff. So, yan na po yung final outcome. So, as you can see mga paps, mga mams, maganda naman. Maganda yung kinalabasan ng papalish natin. So, yan, napaka-successful. Yan. So, if gusto niyo po talaga ng napaka-kinis na outcome mga paps, mga mams, parang salamin talaga yung outcome niya. As much as possible, gumamit kayo ng 3,000 grit. From 1,000, 1,500, 2,000, tsaka 3,000. So, yung magiging outcome niyan is para talagang salamin. So yung sa akin, hanggang 2,000 lang. So meron pa talagang natitirang mga minor scratches lang. So okay lang din naman. Ito lang din naman yung hinahanap ko talagang outcome. Satisfied naman ako yan. Makikita niyo yung reflection ko, yung sa kamay ko. Okay lang din naman yan. So satisfied ako dito mga paps mga mams. So it depends na talaga sa inyo kung anong gusto nyo gawing outcome sa side stand nyo. If ever na tatanggalin nyo yung pintura. Kasi lahat ng mga side stand as you can see is meron namang pintura talaga. Yung sa akin, sinanggal ko na kasi yung part dito is uneven na talaga eh. Meron na talagang kalawang. So, paunti-unti na yung kakainin yung bakal. So, mapupudpud yun eventually. True time, hindi naman kaagad-agad. So, true time talaga mga paps. So, yan ako. Ito na nga yung outcome mga paps mga mams. Ayan. So, napakalaking thank you sa patuloy na pagsusubaybay sa channel ko, sa patuloy na pagsusuporta sa channel ko mga paps mga mams. Ayan, napakalaking tulong niyo po. I hope po hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa channel natin. Tsaka, hope meron ako na ibahagi na namang kaalaman. Unti-unti nating i-chrome yung motor natin, tapos
kung pwede siguro, is papalitan natin yung kulay niya. Yung talagang gray, kasi yung naka-register sa motor ko is kulay gray. So yung nag-checkpoint kamakailan lang, is tinanong ako bakit magkaiba yung sa front na kulay tsaka yung sa likuran. Nirepaint ba daw yun o pinalitan ko ba? So nakakalito rin sa mga officer natin dyan, sa mga police officer. So nagtanong sila kung nagpa-repaint ba ako. Sabi ko naman is stock na talaga yun. Ganun na talaga yun paglabas ng kasa. So para mawala rin yung kalituhan sa kanila is ipapantay natin yung kulay sa dalawang bahagi ng motor natin, yung sa front at sa rear. Kasi magkaiba eh, dark gray, tapos yung sa harapan naman is light gray. So kung minsan nakakahito na rin talaga. So may iba bagay na rin natin itong mga chrome parts sa motor natin. So yan na nga, hindi na tayo magtatagal kasi mukhang mahaba-haba na rin itong video. Ayan. So napakalaking thank you. Huwag sana kayo magsawa mga tops, mga noms. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Ride safe, stay safe, you know the drill. Peace out.